Ang wart o hulugo ay maliit na umbok sa balat at ito ay dulot ng impeksyon dahil sa virus. Ang kadalasang sukat ng hulugo sa una ay 1 milimetro at maaaring 10 milimetro hanggang sa ito ay lumaki. Nagsisimula itong dumami sa isang lugar sa balat ng tao dahil sa virus na tinatawag na Human Papilloma Virus o HPV. Kadalasan, lumilitaw ito kapag nasa batang edad ang isang tao. Ang sabi nila, kahit hindi ito gamutin, ay 65% ng hulugo sa tao ay nawawala ng kusa sa loob ng 6 na buwan. Kapag malakas ang immune system ng katawan ng tao, maliit ang tsansa na mahawa ng hulugo. Kapag malakas ang immune system, nalalabanan nito ang hulugo o virus sa katawan at kaagad na gumagaling ang parte ng balat na nagkaroon ng impeksyon. Subalit, may mga hulugo rin na hindi nawawala at pabalik-balik. Kapag ganito ang kondisyon ng iyong balat, ay kailangan mong magpasuri sa isang espesyalista upang magamot ng maayos ang iyong balat. Ayon sa survey, sa bawat 5 bata, isa dito ay nagkakaroon ng hulugo. Madalas magkaroon ang mga batang may edad na 12 hanggang 16. Lagpas 100 ang uri ng HPV ang may kaugnayan sa hulugo. At madalas na makikita sa tao ay ang common wart. Ito yung mga maumbok na balat na magaspang ang texture. Plantar wart. Ito yung maumbok na parang balat at merong mga maliliit na itim o black dots sa paligid ng hulugo. Kadalasang tumutubo ito sa ilalim o talampakan ng paa. Flat wart. Ito yung medyo maumbok na parang balat pero flat at makinis. Kadalasan tumutubo ito sa mukha ng tao, legs at kamay. Filiform wart. Ito yung medyo maumbok na parang balat pero manipis at mahaba. Kadalasang tumutubo ito sa talukap ng mata ng tao at labi. Mosaic wart. Kapag marami na ang hulugo, tinatawag na itong mosaic warts. Genital wart. Isang uri ito ng hulugo na parang cauliflower ang anyo, na ipapasa ito sa pamamagitan ng pagtatalik. Tumutubo ito sa maselang bahagi ng katawan. May ilang mga tao din ang nagkakaroon ng ganito sa dila, loob ng talukap ng mata, at tumbong ng tao. Isang uri ito ng hulugo na nangangailangan ng atensyon ng isang espesyalista upang kaagad na masugpo at magamot ang naimpeksyong balat. Ang hulugo ay maaaring magaspang o madulas. May makikita ka rin mga maliliit na itim na parang mga buto ng halaman sa gitna ng hulugo. Ito ay ang mga dugo na namuo na tinatawag na blood clot. Ang maliliit na ugat ng tao na tinatawag na capillaries ay dumidikit sa sentro ng hulugo. Sa lugar na ito, ang dugo ay namumuo kaya nagiging itim. May ilang mga tao ang nagrereklamo na minsan ay makati ang kanilang hulugo. Saang parte ba madalas tumubo ang hulugo? Ang hulugo ay maaaring tumubo sa kahit anong parte ng katawan. Ayon sa mga eksperto, ang hulugo ay maaaring mag-iwan ng peklat kapag gumaling na ang balat mula sa pagkakaimpeksyon ng hulugo. Saan nagmumula ang hulugo? Ayon sa mga eksperto, pumapasok ang virus na nagdudulot ng hulugo kapag may sugat o may bukas na pores sa balat ng isang tao. Mas mabilis din daw nahahawaan ito ang kamay ng isang tao kapag madalas na binabasa ang kamay. Kalinsabay nito, ang mga taong madalas pawisan ang paa at kamay ay mabilis ding kapitan ng hulugo. Sa public swimming pool, asahan mo na maraming tao at iba't ibang uri ng tao ang pumupunta. Hindi mo malalaman kung ang kasama mo ay may hulugo o wala. Kapag ang taong may hulugo sa paa ay tumapak sa lapag, lalo pat basa ang lapag, maiiwan ang virus sa lapag. At kapag natapakan mo ang lapag kung nasaan ang virus, ang iyong paa ay papasukan ng virus at tutubo dito ang hulugo. Mahahawa ka rin daw kapag hinawakan mo ang balat ng isang taong may hulugo. Kaya nga, bawal kaskasin ang hulugo dahil ang mga piraso nito ay maaaring makapanghawa. Alam nyo ba,
dapat ay iwasan mong kagatiin ang iyong mga kuko sa daliri. Ayon sa mga eksperto, kapag madalas mong kinakagat ang iyong kuko na tinatawag ding nail biting, mas malaki ang tsansa na pamahayan ito ng virus. Kadalasang hindi makikita ang namumuong kulugo sa mga dulo ng kuko hanggang sa ito ay makapanghawa ng ibang parte ng iyong katawan. At kapag may nakatagong kulugo sa iyong kuko, maaaring mahawa ang iyong mukha, lalo pa yung mga parte ng katawan na iyong kinakamot. Kung sa palagay mo ay may kahina-hinalang umbok sa iyong balat, mas makakabuti na magpasuri ka sa isang dermatologist o isang espesyalista habang maaga pa para sa katahimikan ng iyong isipan. Huwag mong subukang gamutin ang iyong kulugo nang walang patnubay ng isang eksperto dahil napakataas ng posibilidad na ikaw ay magkamali at lumala pa ito. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video nito, please don't forget to click like and subscribe to this channel for more updates. See you again!